Mau po tayo lahat, ganda kapi. Executive Secretary Paquito Ochoa, members of the Cabinet present, Mayor Tony Calixto, Congresswoman Amy Calixto Rubiano, General Jesse De Liosa, the Chief of Staff, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz, Commanding General of the Air Force, Lieutenant General Manuel Bautista, Commanding General of the Philippine Army, Police Director General Nicanor Bartolome, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Nagagalak po tayong makabalik sa Maynila matapos makilahok sa ika-21 ASEAN Summit sa Phnom Penh sa Cambodia. Sa nakalipas na tatlong araw, sunod-sunod po ang mga pagpupulong na dinaluhan natin. Katuwang ang mga kapitbahay sa riyon, kasama ang China, Japan, South Korea, Amerika, India at iba pang mga bansa. Naging makabuluhan po ang mga talakayan ukol sa ekonomiya, pangangalakal, karapatang pantao at ng pakikisalamuhan ng Pilipino sa mga mamamayan ng ibang bansa. Higit sa lahat, sinulit po natin ang pagkakataon upang ipahayag ang katwiran ng ating paninindigan ukol sa ugnayang pandagat. Alam naman po natin na ilang ulit na ring umusbong ang tensyon sa West Philippine Sea. Nariyan po ang nangyari sa Paracel Islands noong 1974 at 1988, kung saan humantong sa karasan ang mga nagharapang puwersa ng Vietnam at ng China. 1995 naman po nang bakura ng China ang Mischief Reef na kinikilala natin bilang bahagi ng Pilipinas. Dahil na rin sa ganito mga pangyayari, nilagdaan ng ASEAN at ng China ang tinatawag na Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea o DOC noong 2002 na nagbabalakas ng mga prinsipyo upang maiwasang magkatensyon muli. Nakasaad po sa DOC ang paggalang sa pandaigdigang batas kabilang po sa mga batas na ito na sadyang nakatutok sa mga ugnayang pandagat ang United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS na kumikilala sa Exclusive Economic Zone bilang hangganan ng teritoryo ng mga bansa. Ngunit gaya ng lahat ng prinsipyong pangkatarungan, kailangan ng DOC ng isang maliwanag at tiyak na kasundo ang lalagdan, kikilalanin, ipapatupad at susundin ng lahat. 10 taon na ang nakalipas mula na magkaroon ng DOC. Ngunit kamakailan lang nagsimula ang informal na mga usapan ukol sa Code of Conduct na magpapatibay dito. Naiparating po natin sa lahat ng panig ang ating mga paninindigan ng may hinahon, dangal at katwiran. Sa uli, hindi lang pagpapahayag ang nagawa po natin. Napasang-ayon pa natin ang hindi bababa sa 5 bansa sa ating mga paninindigan. Dati, dadalawa lamang ang tumatalakay sa kahalagahan ng COC. Ngayon, dumami na ang mga tinig na nagsasabing kailangan ng simulan ang formal na usapan ukol sa Code of Conduct upang maiwasan ang tensyon sa kinabukasan. Nakikisa sila sa ating mga paniniwala, kailangan na kapanatagan, katahimikan at malayang paglalakbay at kalakalan sa mga dagat ng riyon. Walang mabuting idudulot ang banta ng karahasan. Malaking tagubay pong maituturing ito, lalo pat nasa kabilang panig ng di pagkakaunawaan ang pinakamalaking puwersang ekonomiko at militar sa riyon. Isang mistulang David and Goliath po talaga ang harapan, ngunit nanindigan tayo. Dahil kung hindi tayo maninindigan, sino pa nga ba ang ating aasahan? Alam na nila ngayon, ang Pilipino walang aatrasan basta't nasa tama. Mahusay makisama ang Pilipino, pero hindi tayo magpapapi. Maasa po kayo, hanggat ako ang may mandatong isatinig ang kolektibong adikain ng aking mga boss, at hanggat nasa likod ko kayo, patuloy natin ididiin ang ating mga prinsipyo sa harapan ng ASEAN o sa entablado ng buong mundo. Sa pakikipag-ugnayan natin sa ibang bansa, itinatawid natin ang mga prinsipyong nagdala sa atin sa mabuting kinalalagyan ng ating bansa ngayon. Sa mata ng batas, patas ang lahat, walang malaki o maliit, walang mahirap o mayaman, walang malakas o mahina. Mulit-muli nakikita ng daigdig ang bagong mukha ng Pilipinas. Marangal, taas doon, maprinsipyo. Ngayon, higit kailanman. Napakasarap kilalanin ng mundo bilang Pilipino. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po.